Coklatnya coklat, good. Sedap deh. Okay. What's up to, what's up mga batusay? Isang na naman magandang araw sa inyong lahat. So today, gagawa na naman ako ng panibagong invention sa pagluluto. Parang gusto kong gumawa ng adobo, chicken adobo, which is common na sa atin. So, gagawa ko siya ng twist, yung fried chicken na may sauce ng adobo. Pwede ba yun? Fried chicken adobo? Guys, comment lang kayo sa baba, mga suggestions at mga gusto magpa-shoutout. And guys, simulan na natin. Gagawin na natin yung fried chicken adobo. Hindi ko talaga alam yung tawag ito guys. So, nakita ko lang yung potato, nakaka-inspire lang i-pair dun sa lulutuin ko ngayon. So, kung ready na kayo guys, mas ready na ako. So, let's go! Bago ko simulan ng aking pagluluto, gusto ko magpasalamat sa aking mga subscribers. Guys, 200 subscribers na tayo. So, nakakatawa. Pangunahing yung sangkap ko mga batusay. Ayan guys, ang pangunahin ko siyempre sa breading is all-purpose flour. Then, cornstarch, i-add na natin. Then, garlic powder, add na natin. Iodized salt, i-add na natin. Ayaw niya bumitaw. Ayan. Last, ground black pepper. So guys, gamit ang ating malinis na kamay, pwede natin siyang haluin thoroughly. So ayan guys, ito na yung moment para tayo mag-breading. So ilagay natin ng isa-isa. So ayan guys, makikita nyo, mas magandang resulta nyan mamaya guys pagka pinirito na. Ganun din guys sa kabila. Ayan guys, huwag kayong mahiyang ano siya, pigain. The more na pinipigaan nyo siya, mas dumidikit yung breading sa kanyang balat. So ayan guys, medyo umiinit pa lang ang aking mantika. So ang technique ko sa paggagawa ng fried chicken, sa pag-deep fry, medium heat ng ating oil. So, hindi natin iinitin yung sobra-sobra yung mantika kasi dun nagkakaroon ng madaling masunog yung ibabaw or yung balat. So, kala natin minsan luto na yung ibabaw pero yung ilalim ay bloody pa. So medyo challenging talaga kapag manual yung pagtutrito natin, no guys. So, isang technique din sa pagluluto ng fried chicken, tutusukin nyo muna yung bandang bone parts para lumabas agad yung kanyang blood. Mga bloodiness niya is lumabas dun sa laman ng chicken. So, chicken guys is napaka-delikado para sa mga bata pag hindi natin lulutuin masyado ang karne nito kasi ito yung nagko-cost ng salmonella. So guys, pwede na to. Makikita natin. Ayan guys, pwede na siya. So, maliit lang ang ating frying pan guys. So, dala-dalawa lang muna tayo. Ayan.
din naman natin siya ng balik rin. Pinakamadaling maluto sa part ng chicken is wings kasi manipis lang sa kanyang lulutuin ng mantika kasi balat tsaka konting laman lang mayroon ng wings eh. So madaling maluto kasi sa chicken leg kasi yung chicken leg nako makapal lang buto. Pag hindi mo inaayos yung pagdito madidisappointin ka pag kumain ka tapos may lumabas na blood. So nakakawalang gana, di ba? Kasi magandang kakainin mo yung chicken na pati yung buto sisipsipin mo kasi lutong-luto yung dugo niya. So ayan guys, habang pinipito ko yung huling chicken, gagawin ko naman tong aking pang mashed potato. So lalagyan ko lang guys ng twist ng kaartehan, no? Tingnan sa gitna. Medyo mainit pa siya guys. Pagkatapos guys, kukunin ko ngayon yung nasa gitna niya. So gagawin natin siya parang scallops. Ang ganito siya guys. Set aside natin. So ayan guys, nakuha ko ng kanyang laman. So andito rin ang kanyang mga shell. Then sunod na ihalo ko guys ay mashed potato sauce. Ito yun. So sa next video ko na lang guys, papakita ko paano ko siya ginawa. Medyo short na yung aking time. So halo natin guys. Sabihin ko na natin yung ingredients niya guys. Onion powder, garlic powder, black pepper. Kung wala kang, mas maganda yung white pepper, wala kasi akong white pepper guys, so black pepper ginamit ko. Ayun, tapos fresh milk. Then guys, lulutuin nyo lang siya guys. Pero mas maganda talaga pagpapakita ko sa inyo na actual. So, ngayon guys, ito lang muna ipapakita ko sa inyo. Promise next time, papakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung mashed potato sauce. So, scratch nyo siya, medyo tansyahan lang yung gawa ko kasi unting amount lang kasi gagawin ko. Ayan, ito na kayo tayo. Mash well lang natin siya. Para yung nilagyan natin ng mashed potato sauce tsaka yung seasonings na naandun is maging pantay ang lasa niya. So, mashed potato. Diba guys, sa adobo laging merong itlog, 'di ba? Pag tayo nag-aadobo ng pansarili nating pagkain, meron tayong itlog, 'di ba? May patatas. So guys, ito yung ginawa ko. May patatas pa rin, fried chicken nga lang, may patatas pa rin. Tapos yung sauce niya mamaya gagawin kong glaze, adobo glaze. So ito muna yung gagawin ko, guys. Syempre lalagyan ko rin siya ng egg. Sa adobo lagi may itlog, so ito yung gagawin kong twist. Hiniwa ko siya sa gitna para kukunin ko lang yung yellow niya. Isama rin natin siya guys sa pag-mash. So ayan guys, mix well na siya. Ayan, lumaki ko na mix well na siya. So guys, ibabalik ko naman sa kanyang shell. Ang kanyang laman. So ganun lang. Kaartehan lang. Balik natin kung ano yung kinuha natin, no?
Ayan guys. So ayan guys, nagawa ko na siya. Mashed potato scallops. Basta guys, mamaya kita-kita tayo sa pagplating. Tapos na rin ang aking fried chicken. So gagawa na ako ng sauce ng adobo tsaka gravy para itatoppings ko dito. Okay guys. And so guys, gagawa naman ako ng small amount ng gravy para sa toppings dun sa ating mashed potato scallops. First, mag-a-add ako ng oil. Mag-a-add rin ako ng 1 tablespoon na lard. So, dissolve na natin siya guys. Iwasan natin na masunog ang ating flour. Gagawa na tayo ng roux. Biyahe ni roux. Makikita nyo, mix well na siya sa oil. Ang ating all-purpose flour. Ayan. Pwede na natin guys i-add yung salt and pepper. So guys, na-add ko na yung salt and pepper. Then, last, add natin yung fresh milk. So, sa pagtansya nito guys, so, hindi natin kailangan ilagay lahat ng fresh milk. So, pag sobrang malapot ang ating gravy, pwede natin siyang lagdagan pa. So ayan guys, makikita nyo, madaling lumapot yung ating gravy. So guys, naluto ko ng aking gravy. So ngayon, itatap ko naman siya sa ating mashed potato scallops. Okay lang guys na medyo matapon siya kasi ipiplating pa naman natin siya. So kaya natin siya. So ayan. Enemy spotted. Ayan guys. Ay! May isa pa pala akong dinalanagyan. Naubos ko na. So ayan guys. Dayain natin. So ayan guys. Nilagyan ko na siya. So last guys, gagawa tayo ng adobo sauce. So meron na akong adobo sauce dito. Hinalo ko na lahat sa bowl na to. So guys, may cornstarch na siya. Ayan, ang puti. So mix lang natin. Mix lang natin. Ha? So make sure na pag ilalagay natin to, mainit yung kawali para madali siya mag sticky. Let's go. Natin. Napansin nyo guys, sticky na siya agad. Diba? Ayan guys, sticky na siya. So, pwede na to guys. So guys, simulan na natin mag-plating. Nag-aabang si Mayor sa labas. Para pantay. Next na. Lagyan natin ng isang drumettes tsaka isang wings. Then mashed potato scallops with gravy. So ayan guys. So ayan guys, thank you so much for watching my video. Don't forget to subscribe my channel. Share, like, and subscribe. And thank you so much. Sana nagustuhan nyo.